kadalasan yung ating contentment ay naapektuhan ng kung anumang circumstance o situation meron tayo. Kung hindi okay ang ating situation, ang sama ng timpla natin, hindi tayo contented. Kapag okay, minsan contented tayo, pero minsan kahit nga okay tayo, kahit walang problema eh, meron pa rin discontentment. Contentment should not be about our circumstance. Alam nyo kung circumstance lang ang pag-uusapan. Si Apostol Pablo, napakaraming pwedeng reklamo sa kanyang circumstance. Pwede niya talagang sabihin na discontented siya. Napakarami niyang pinagdaanan na paghihirap. Pero despite all of this, sa kanya mga pagsusulat, lagi siya nagpapasalamat sa Panginoon. Iba ang kanyang disposition. Yung kanyang contentment is not based on his circumstance. Kahit napakarami niyang problema, yung tingin pa rin niya ay nasa Panginoon. Yung mga nangyayari sa ating buhay, mayroong purpose ang Panginoon. Maaring yung circumstance mo ay napakahirap, pero iba yung pag-asa na sinasabi ni Apostle Paul na in God, He works for the good of those who love Him. Mayroon siyang purpose. Ang pagkakontento ay hindi dapat naayon sa kung anumang kalagayan o pag-aari na mayroon tayo. Ang pagkakontento ay dapat nagmumula sa ating kalooban na nakaangkla sa pagtitiwala sa Diyos.